Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about RRL, especially this one. Paano maghanap ng RRL sa Google Scholar? So, pag-uusapan natin, titingnan natin paano natin ina-navigate ang Google Scholar para matulungan ka na mabuo agad ang iyong RRL. Okay, so wag na nating patagalin pa. Let's have it! Okay, nandito na tayo ngayon sa ating computer. So, nasa Google tayo. Pupunta tayo sa Google Scholar. Magkaiba yung Google at saka yung Google Scholar. Kapag gumagawa tayo ng research, doon tayo pupunta sa Google Scholar para sa ating RRL. So, i-type na natin ang Google Scholar. Ayan, nag-automatic siya. Enter. Tapos, piliin natin ito. Nandito na tayo ngayon sa search bar. So, isipin natin, ano yung study na ipinaghahanap natin ng RRL? So, kung ang study natin ay writing skills, i-type natin writing skills. Marami nang lalabas dyan. Kaya lang, nandito yung mga writing skills ng iba't ibang mga learners. Pwedeng Filipino sila, pwedeng mga Asians, pwedeng mga learners kahit sa ang bansa. Ngayon, kung ang hinahanap mo ay para sa mga Filipino, so pwede mong ilagay yung writing skills of Filipino. Ma'am, bakit po may asterisk? Okay, yung asterisk kasi na yon ay nagsasabi na ang ilalabas niyan lahat ay writing skills of Filipino learners or Filipinos. Basta may salitang Filipino. Hindi niya ilalabas yung writing skills ng ibang learners sa ibang bansa. Yun ang ibig sabihin ng asterisk. Kumbaga code yan para makita mo. Ngayon, pag kinlik natin yan dahil may asterisk tayong inilagay, makikita natin na lahat ng nilabas niyan ay may Filipino. Okay? So, nandyan yung salitang Filipino. Kaya, na-narrow down. Okay? Lumabas na kaagad. Hindi na kasama yung iba pang mga learners. Kundi, na-concentrate na kaagad. So, gumanda yung pag-search mo dahil automatically, ang inilabas ay mga Filipino. Tapos, makita mo dyan, dahil may writing skills tayo, makikita mo writing skills. So, buo, writing skills of Filipino ang lumabas. Okay, ngayon, syempre, ang inilalabas ng Google Scholar ay yung relevant. Hindi ibig sabihin no, na hinanap ng panel mo ay 10 years, within 10 years, yun din ang understanding sa Google Scholar search. So, ikaw na ang mag-custom range. Kung bago mo palang ginagawa yung study mo, tapos within 10 years, so maglagay ka na ng custom range na mula 2011, halimbawa, hanggang 2021. So, makikita mo dito ngayon na mula 2011 hanggang 2021 lang yung mga ilalabas sa search or mga available. What if, ma'am, ang nilagay ko po ay mula 08 or 2008? Medyo late na yon pero gusto mong magbasa. So, lagay mo siya. Makikita mo, nandyan sila. So, yan yung mga year. Dyan mo yan makikita, oh. Okay, pero syempre sa literature, mas recent, mas maganda. Okay, so eto, napakahalaga nitong portion na to para bigyan ka niya ng limitation. Okay, ma-narrow down na etong mga years lang na to, wag mo nang isama yung hindi kasama kasi baka pag kumuha ako dyan, ipatatanggal din yan ng aking panelists, ng aking evaluators. So, dito ka na sa custom range. Makikita mo within 10 years yung nandyan. Okay. Ngayon, dapat alam natin yung mga ginagamit natin na codes para, alam mo yon, narrow down na kaagad. Hindi yung kung saan-saan napunta yung mga hinahanap mo. So, pwede kang gumamit ng AND or. Kailangan lang ay naka all caps yung pag-type mo para understood ng system na ang hinahanap mo ay ito at hindi siya makonsider na ordinary word lang nung keyword na hinahanap mo. So, laging all caps kapag nagta-type ka. Gusto mo makita yung writing skills.
at mga errors. So type natin, writing skills or errors of Filipino. So click enter. Ayan, may writing skills ka na, naglabas din siya ng mga errors. So kumbaga, mas lumawak. Hindi lang writing skills ang naging focus, kundi meron ka pang errors. Ganun din, kung hindi mo gagamitin ng or, pwede kang gumamit ng and. All caps mo lang yan. Okay, ibig sabihin, hinahanap mo yung writing skills, at the same time, meron ding mga errors. So enter. Ayan, meron ka ng errors. Okay? May writing skills din. So marami. Pero kung napansin mo, dahil kasama lagi yung Filipino, automatic. Dahil yun dun sa asterisk na yun. Okay, ma'am, paano po kung gusto kong makita yung eksaktong word? Try natin. So kapag eksaktong word, ang gagamitin mo ay quotation marks. So yung dalawa. Halimbawa, ang hinahanap natin ay assessing deficiencies in composition writing. Okay, lagyan natin ang quotation mark. Tingnan natin kung may ilalabas siya na eksaktong siya. Okay, ayan, meron. So, ibig sabihin ng quotation mark dito sa search bar, eksakto. What if tanggalin natin yung salitang composition? Tingnan natin kung may eksakto siya. So, click enter. Ayan, wala tayong nakita. Kaya dito, pag gumamit ka ng quotation mark, ang hinahanap talaga ng system ay yung eksakto. Okay? So, kung isinama natin itong composition writing, merong lalabas. Okay? Hindi nga pala pwede yung truncated. Try natin. Lumabas ba? Hindi pwede yung truncated or yung may maling spelling. Sakto dapat. So, tamain natin yung composition. So, may I dito. Okay? Tingnan natin kung ganito pa rin ba o nandoon na siya. Okay, ayan na siya. So, kapag nandiyan na, meron ka nang makikita, pwedeng i-click mo to, pwedeng i-click mo yan, makikita mo na yung pinakang text. Pero syempre, bago ka kumuha doon sa actual text, nung reference na yon, basahin mo muna yung abstract para malaman mo kung konektado talaga siya. Sa abstract mo ka agad malalaman. Bago ka pumunta dun sa malaking bahagi ng paper na yon. Okay, ma'am, paano naman po kapag isa-cite ko na, magsa-cite na ako kasi kailangan ko siya sa references or bibliography part. So, nandito yan. Pwede mong i-click itong portion na to, cite. Tapos lalabas yung mga choices dyan. Nandyan siya. APA ba ang format? I-copy natin to. Okay, APA kasi yung format, ilagay na natin dito sa references natin. So, copy and paste. Ayan, nandiyan na yung ating references. Iaayos na lang natin, depende sa kung ano yung requirement dun sa ating paper. At dapat i-check din natin kasi minsan kulang yung data na nailagay. So, base sa IPA citation format, dapat kompleto siya. Okay? So, ganun kadali na gamitin ang Google Scholar. So, ganyan lang kasimple mag-navigate sa Google Scholar. Tingnan mo yung range dito. Alamin mo yung mga symbols para ma-narrow down, ma-fine-tune. Kumbaga, hindi na maraming extra or unnecessary na sumasama na hindi naman magiging kapaki-pakinabang doon sa iyong RRL dahil di mo sila magagamit. So, huwag mo kalimutan yung mga symbols. At saka yung pagsa-cite. So, tingnan mo lang tong portion na to. Meron siyang cite. Click mo lang yan. Tapos, piliin mo alin. So, kung APA, copy and paste. Lagay mo dun sa references page mo sa Word. Okay, so, I hope natulungan ka ng ating lesson video na to. Madali naman, di ba? Okay, nakaka-enjoy actually kasi marami kang mababasa through searching in Google Scholar. There we have it! So, I hope natulungan ka ng lesson video na to para ang iyong pagbuo ng RRL ay maging madali, magaan, at masaya. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!